Hello mga boss, kumusta? Local story nga pala. Ang pinakaugat sa namumuong tensyon sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Pag-usapan natin yan mga boss. Ang pagsalakay ng bansang Russia sa Ukraine ay nangingibabaw sa mga headlines ng balita nitong mga nakaraang araw. Ang pagpapadeploy ng mahigit sa 100,000 na mga tropang Ruso sa karating nitong bansang Belarus at sa kahabaan ng mga hangganan ng Ukraine ay lalong nakakaalarma sa buong mundo dahil sa diplomatikong anunsyo mula sa kinatawan ng Estados Unidos at NATO. Sa kwentong ito mga boss, ay ating sisiyasatin ng malalim ang pag-unawa hinggil sa makasaysayang bahagi sa mapait nitong hidwaan ng ilang siglo sa pagitan ng mga Ukrainian at Russian colossus. Ito ay maaaring makatulong sa atin at mas maunawaan ang kasalukuyang krisis sa rehiyon. Dito'y kailangan nating balikan mga boss ang kasaysayan para makilala natin ng lubos ang Ukrainian national pride at ang pagiging predasyon ng bansang Russia. Noong 10 at 11 siglo, ang Ukraine ay kilala bilang Kievan Rus. Sila ay ang pinakamalaki at ang pinakamakapangyarihang estado sa Europa. Gayunpaman, ang Kievan Rus ay naging parte ng maharlikang estado ng Lithuania at Poland, habang ang imperyo ng Russia ay nakabawi at naging makapangyarihan sa silangan. Sa kabila ng pagiging makapangyarihan bilang may malalim na pagkakilanlan, ang Ukraine sa kalaunay naging parte ng imperyo ng Russia noong kalagitnaan ng 17 siglo. Simula noong 18 siglo, ang mga teritoryo ng Ukraine ay hinati sa pagitan ng Austrian at Russian Empire. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ito ay ang pagbagsak ng monarkiya ng Russia noong February 1917. Ang Ukraine ay nagtatag ng isang pansamantalang pamahalaan na nagdideklara ng sarili nitong kalayaan. Ito ay ang Ukrainian People's Republic noong January 1918. Nakipaglaban ang Ukrainian People's Republic sa Bolshevik Red Army sa loob ng 3 taon mula 1918 hanggang 1921. Ngunit sila ay natalo sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Maraming salamat mga boss kung nakaabot po kayo sa puntong ito ng aking kwento. Huwag po sanang kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento sa comment section mga boss. Maraming salamat po. Noong 1922, ang Soviet Ukraine ay ang nag-iisa sa unang satellite state ng Union of Soviet Socialist Republic o USSR. Dahil sa naging kasapi na ang Ukraine sa Union Soviet, pinapahintulutan ng USSR ang paghingi ng lahat ng produktong pang-agrikultura mula sa populasyon sa kanayunan ng Ukraine. Ito ay nagresulta sa pagbagsak ng ekonomiya, isang malawakang krisis sa supply ng pagkain sa Ukraine, at ito ay sa ilalim ng pamumuno ng Nooy leader at komunistang si Joseph Stalin. Sa panahong iyon, naranasan ng mga Ukrainian ang isang bangungot na kabanata sa mahabang taon na nagresulta sa pagkamatay ng maraming individual. Ito ay ang The Holodomor sa taong 1932 hanggang 1933. Ang Holodomor mga boss ay isang man-made crisis na lubos na nagpapahirap sa Republikang Soviet Ukraine. Ito ay lubos na umigting noong huling bahagi ng Tagsibol sa taong 1933. Ito ay bahagi ng mas malawak ng tagutom sa Soviet mula 1931 hanggang 1934. Ang salitang Holodomor mga boss ay hango sa salitang Ukrainian. Ang ibig sabihin ng hulod ay gutom, at ang salitang mor naman ay pagpuksa o pagpuksa sa pamamagitan ng gutom, o sa wikang Ingles ay extermination by hunger. Ngayon mga boss, ano ang rason ng komunistang si Stalin para gutumin ang mga Ukrainian?
pagtatapos ng 1920s, pinagsama-sama ng pinuno ng Soviet na si Joseph Stalin ang kanyang kontrol sa Partidong Komunista ng Union Soviet. Ito ay dahil sa pakiramdam ni Stalin na ito'y magkakaroon ng panganib sa kanyang mga plano. Ito ay marahil sa pagpapalakas ng autonomiya sa kultura ng Ukraine. Dahil dito, gumawa si Stalin ng mga hakbang upang sirain ang pamumuhay sa Ukraine, at ang mga intelektual at kultural na elitista ng bansa ay pinipigilan sa paghahanap ng kalayaan. Upang maiwasan ang pambansang kontrarebolusyon ng Ukraine, sinimula ni Stalin ang malawakang pampolitikang panunupil sa pamamagitan ng malawakang pananakot, pag-aristo at pagpapakulong. Libu-libong Ukrainian intelektual, mga lider ng simbahan at Ukrainian Communist Party functionaries na sumuporta sa maka-Ukrainian na mga patakaran ay pinatay ng rehimeng Soviet. Kasabay nito, itinalaga ni Stalin ang unang 5 taon na plano na kinabibilangan ng kolektibisasyon ng agrikultura. Ang kolektibisasyon, mga boss, ay ang nagbigay sa estado ng Soviet ng direktang kontrol sa mapagkukunan ng agrikultura sa Ukraine at pinapahintulutan ang estado na kontrolin ang mga supply ng ani. Bukod pa riyan, ang mga personal na pag-aari, kabilang na ang lupa, ay sa pilitan kinukuha ng rehimeng Soviet. Ang mga nakukuhang produktong agrikultura mula sa Ukraine ay ipinapadala patungo sa kabisira ng Russia, at ito ay ang Moscow. Ito ay upang mapataas ng husto ang presyo ng produktong sinasabotahe, at ito ay gagamitin upang pundohan ang pagbabago ng USSR bilang isang makapangyarihang nasyon sa larangan ng pang-industriya at ang pagpapalakas ng hukbong sandatahan. Nagkaroon ng malawakang tagutom sa Ukraine na may tinatayang namatay sa pagitan ng 3 hanggang 7 milyong Ukrainians o 10 milyong katao sa ilalim ng dominasyon ng buong Soviet. Ito ay lubos na isinisi ng mga opisyal ng Ukraine kay Stalin, at ang Soviet Union na responsable sa paglulungsad ng isang genocide noong 20th century. Pero fast forward tayo, mga boss, sa panahon ng kasalukuyan. Ang kasalukuyang pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay humanga sa pagiging totalitaryang diktador ng Soviet Union na si Stalin, kaya ito ay patuloy na nagpapakilala sa kasaysayan at independenteng kultural na pagkakakilanlan ng Ukraine sa kanilang dating ugnayan dahil sa Ukraine nagsimula ang nooy Russia. Bagamat gusto ni Putin na pumanig muli ang Ukraine sa kanilang bansa, ang Ukraine ay mas piniling sumanib sa NATO. Ito ay isang organisasyon ng mga bansa na ang tanging layunin ay pigilan ang unti-unting paglaki ng Russia. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay kilala bilang isang intergovernmental military alliance na binubuo ng 28 bansa sa Europe at 2 bansa sa North America. Ito ay itinatag noong pagtatapos ng World War II. Dahil dito, napag-isip-isip ni Putin kung bakit pasasanib ang Ukraine sa NATO. Ito ay isang malaking sampal at kalapastanganan kay Putin ang planong pagsali ng Ukraine sa NATO, dahil itinuturing ni Putin ang Ukraine bilang isang madla at tinatawag niya itong mga Russian. Sa kabila ng tensyon, hindi natin maipagkaila na ang Russia ay isa sa pinakamalakas na bansa sa Europa at maging sa buong mundo, at sila ang nangunguna sa mga sandatang nuklear. Sa ngayon, nabuo ang tensyon sa pagitan ng 2 nasyon. Ngunit hindi natin masisisi, mga boss, kung bakit ganito ang naging tugon ng Ukraine sa Russia. Ang makasaysayang ugnayan ng 2 bansa ay patuloy sa pagpapaalala ng mga mamamayang Ukrainian dahil sa pinipigilang bigyan ng kalayaan ang bansa, maging mga lektora, musika at kultura. Kalakip pa riyan ang bangungot ng tagutom at pagbawi ng mga ari-arian na nagresulta sa pagkasawi ng milyon-milyong individual.
Sana'y nagustuhan niyo ang kwento, mga boss. Inaanyayahan ko po kayong maghayag ng inyong mga saloobin sa comment section. Huwag po sanang kalimutang mag-like at subscribe sa aking munting channel na Loka Story. Hanggang sa muli, maraming salamat po.